Welcome to our Vlog and Jace. Today my surprise kami sa inyo, si Jace at saka si and hello, yung surprise na sinasabi ko sa inyo, ito na! Jace! I have a memory verse for you. It is Psalms 91. Let's do this! Okay! Psalms 91, the word of the Lord. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. When you with your eyes shall you look and see the reward of the wicked, because he has made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling, for he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I'll set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. For it is good to give thanks to the Lord and to sing praise to your name, O Most High. Very good. Thank you, Chase. Hello. Yung verse na ibinigay ni Chase sa atin lahat, Psalms 91:1-16, translate ko yun sa ano, Visayan translation. Okay? Translate ko yun. Ito na. Ito na ha. Okay. Ang Diyos atong tagapanalipod. Si bisan kinsa nga mga mangayo sa pagpanalipod sa labing halangdong Diyos nga makagagahom, panalipdan niya, makaingon siya sa Ginoo, ikaw ang akong tigpanalipod o ligong taguanan, ikaw ang akong Diyos nga ginasaligan, luwason kagayod ni gikan sa mga litag o sa makapatay nga mga balatian, panalipdan kaniya sama sa usa ka langgam nga nagapanalipod sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Sa iyang pagkamatinumanon, panalipdan kaniya og labanan. Dili ka angay mahadlok sa mga makalilisa nga mga panghitabo, sa mga mutakboy nga mga balatian o sa mga katalagmang mga muabot, nga muabot sa gabii man o sa adlaw. Bisan nilibo pa nga ka mga tao ang mga matay sa imong palibot, ikaw dili maunsa. Makita mo lang kung unsaon pagsilot ang daotang mga tao. Tungod kag himo mo ang dalangpanan, ang Ginoo, ang labing halangdong Diyos nga akong tigpanalipod. Walay kalamidad o katalagman nga moabot kanimo o sa imong panimalay. Kay suguon sa Diyos ang iyang mga anghel sa pagbantay kanimo bisan asa ka moadto. Sa kwaton kanila aron dili masamad ang imong tiil sa mga bato. Tumban mo ang mga leon o mga ang malala ng mga bitin. Miingon ang Diyos, luwason ko o panalipdan ang nagahigugma o nagaila kanako. Kung mutawag siya kanako, tubagon ko siya. Kung anaa siya kasakalisod, ubanan ko siya. Luwason ko siya o pasidunggan. Hatagan ko siya og taas nga kinabuhi, og ipakita ko kaniya kung unsaon ko
siya pagluwas. Okay, sa Tagalog, ito, Psalms 91 sa Tagalog, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kaniyang ililigtas sa kasasilo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga bagwis at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay manganlong ka. Ang kaniyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman ni dahil sa pagiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa inyong kanan ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan. Iyong ginagawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Walang kasamaang nangyari sa iyo ni anumang salot ay lapit sa iyong tolda. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong iyayapakan ang leon at ulupong ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya sa aking ilalagay siya sa mataas. At sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko, siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isasak kaniya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang kanyang pagliligtas. Hello, ito na guys yung sinasabi kong good news na isi-share ko sa inyo at saka sa buong mundo. Kasi God is good all the time. Sa sinasabi ko na earlier na na-diagnose ako stage 4 cancer, from stage 4 to nothing. Diba? Good news? Yung verse na binigay ni Chase, Psalms 91:1-16, talagang napakagandang verse, scripture na yan. So I encourage you all to read it, basahin niyo guys from 1-16, lalo na pag may problema ka, lalo na pag fear comes, mag-meditate tayo. Kasi sa amin, daily devotion. Daily devotion namin morning at night. Basahin namin yung Psalms 91:1-16 yan nga, na-memorize na ni Chase at saka sa anak kong babae din na-memorize na niya. Okay, let's proceed guys. Napakabait ni God guys sa buhay ko at sa pamilya ko kasi kahit na anong pagsubok, kasi sabihin nating stage 4 cancer, diba? Parang nanginginig ka, pero kung may Panginoon ka, may Diyos ka, it's nothing. But we need to remember in Romans 8:31, the word of the Lord says, if God is for us, who can be against us? Walang makano against us, guys. So, mga July yon, month of July, na tulog ako in the middle of the night, tapos may narinig akong boses. Tapos binigyan ako ni God na
ng Bible verse, napaka-special to. James 1:12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Napaka-special ito kasi, for the first time na binigyan ako ni God ng Bible verse.